Hello everyone! Welcome back to our channel. This will be the last part of our foreign vlog, so stay tuned guys! As you can hear, nandito kami ngayon sa Bahrain International Circuit at itatry natin ang motorsport nila, which is karting. Andito na kami sa entrance at ayun nga si Mr. parang nagdadalawang isip pa siya. He's a bit scared kasi hindi naman talaga ako nagda-drive. Kasi I'm always a passenger princess. So ayun na nga, pagpasok nyo, kailangan nyo umakyat sa taas, second floor. And you will see this. Ito, nandito na nakalagay yung presyo, duration, at yung horsepower. We chose 9 horsepower for 30 minutes, so it will be 500 SAR for 2 persons. Umasok na kami sa loob ng reception at pwede ka palang bumili dito ng mga damit kung gusto mo ng pangmalakasan. Dumiretso na kami sa desk pero dapat pala mag-login ka muna dito sa computer nila. You need to register here first sa computer before you go to the cashier. Napaka-easy lang na mga question and you need to take your picture. Selfie time! Your safety is our number one concern. Please pay attention to the following rules and regulations and to the driving guidelines as they're all designed to make your experience a memorable one. Please reduce your speed, watch out for the incident, and be ready to stop if needed. No overtaking is allowed when the circuit is under yellow conditions. Ayun na nga, mas kinabahan pa ako sa pa-briefing nila. At pagkatapos nyo sa briefing area, dadiretso na kayo dito sa changing room. Bagong laba lahat ng mga damit nila dito. At ayan na nga, mali pa yata yung pagsuot ko ng cap nila para ako nasa ospital. By the way, first time nga pala namin to, so no bashing guys! O ano, nagpa-quit ka pa sa camera, ready ka na ba matalo kay Mrs.? Hindi pala kasya yung helmet ko, feeling ko kasi balinkinitan ako, small pa yung kinuha ko. You need to wait for your batch number before you go to the karting area. Kaya nagpa-quit muna kami sa camera. Ready na kami guys! O ayan na naman yung feeling main character, patingin-tingin pa sa taas. Ayan, game face on na si Inday. Abangan kung sino mauuna sa finish line. Bye bye. Maganda mag-karting dito kasi piling ko safe ako kasi madami nakatambay na crew dyan. Just in case magkaroon ka ng accident, pupuntahan ka nila agad. At syempre, for first time, parati akong napapatabi sa gilid kasi nga napapahinto ako sa daan. Feeling ko nga, drifting master na ako dito. They will put you on the same batch with the same horsepower para hindi naman kayo magkabungbuan. May mabibilis, tapos may mababagal. When I was driving, parang ansad ng feeling kasi feeling ko mag-isa lang ako. I cannot enjoy it with my family. Siguro kung kasama ko sila tapos magkakalabang kami, feeling ko mas masaya yun. And ayan, ako nga ang nauna sa finish line. Nahanap ko dyan yung asawa ko, wala pa. Dito nga pala kayo magpapapicture at magpanggap na kayo yung nanalo. Mrs. pa rin ang mga winner! Isang magsakap na pa ako.
Rank number 6 out of 6. Ay, try mo na. Tell me what happened. Nangyari dito. Ikaw, Pinkaw. Mabuti na lang, napakabait ng mga tao dito sa... Bahrain! Parting circuit. Nahulog yung earrings ko. Tapos napulot nila sa nasagasaan na siya. Nasagasaan na, pingas na, pingas na. Madu-double dead siya. Nabagsak mo eh. Yuk-yuk eh. Nahulog yung earrings niya. Makulit kasi. Pingas! Pingas na! Dito tayo ngayon sa Alpatay Grand Mosque. At marami rin na pupunta dito mga iba't ibang religion, hindi lang Muslim, mga tourists. So, let's go! Ang mosque daw na ito ay ginawa ng 4 na taon. Makikinig ng mga dress code nila kung sa internet. Ito yung mga pwede nyo sa hotel. Ito yung mga kailangan balik. Some of the materials here came from different countries, like these lamps imported from France. And the chandelier here are from Austria. At itong carpet na ito ay galing pa ng Ireland. At dito sila naglalagay ng Quran nila. This structure is made to be echoed. And they speak here to share their knowledge and wisdom. Ang kabuuang sukat ng Grand Mosque na ito ay nasa mahigit 6,000 square meter. At halos lahat ng mga pinto dito ay galing pa ng India.
now here in Bahrain World Trade Center Moda Mall. Ito yung nakikita nyo sa previous vlog namin, tong malaking building na to. Ito daw yung pinakaunang skyscraper na may wind turbines. Kung sa Dubai may Burj Khalifa at sa Riyadh naman may Riyadh Tower, dito naman sa Bahrain may Bahrain World Trade Center. Para kang ang hindi nagpunta sa Bahrain kapag hindi ka nagpa-picture sa building na to. Mapangit nga lang yung shot namin kasi sobrang lapit namin sa building. Dapat pala sa kabilang daan kami pumunta. We are now going to Salak Springs. Medyo ginaban na kami kasi 30 minutes away to sa Manama City. Saka ito na kasi yung last destination natin. Hindi na naman tayo nakaabot ng sunset. Nandito na ngayon tayo sa loob ng Salak Springs at ito yung makikita nyo sa loob. Ayan ang reason kung bakit kami napunta dito. Ang mamink-mink na flamingo. Ginawa daw talaga tong lugar na to para magkaroon ng therapeutic ambience. Kaya naman makikita nyo napakadaming trees, aquatic plants. Ayun nga sa banda doon may naglalaro pa kung nakikita nyo. Kanina sabi ko parang sayang ginabi na kami pero parang mas maganda dito pumunta kapag night time. Parang mapipil mo talaga yung chill vibes ng lugar tapos may maririnig ka pang tunog ng water. Kala ko kasi nasa Korean novela kami. Hindi talaga makaka-copyright. Hindi niya malalaman kung ano yung kinanta ko. Ayan na nga guys, all in all, napakaganda ng trip namin dito sa Bahrain. Kaya tayo mga OFW, dapat nagre-relax-relax din tayo kahit paminsan. Para naman hindi tayo puro trabaho kasi nga sabi nila, ang pera babalik pa yan. Pero ang panahon hindi na babalik. Bye bye! Dito nagtatapos ang aming Bahrain Please like, share, and subscribe. And click the notification button for more updates. Bye bye!